Mabitman ang dilim, hindi mga gamba. Pusta. Parang ang pangit ng tono itong nakuha kong music na ito. Hoy nga. Uy. Uy, uya. Ano naman ba yun? Bakit nandito ko na naman? Ano yung nagawa mo rito? Bumubura out ka na, nakikita mo yung sasoundtrip yung tao. Itatanong sana ako kasi. Oh, ano naman yung tatanong mo na naman? Baka naman mahirap yan, ha? Baka naman mat yan. Alam mo naman, bobo ako ron. Hindi, mat. Tatanong ko lang sana kung umutot ka na ngayong araw, eh. Itong birang tanong naman din to. Wala naman mas mahirap pa dyan. Hindi, joke lang. Popo ako, ha? Hindi, kuya. Wala ka ba napapansin ngayon malapit na ang butuhan? Napapansin? Kaya naman ang ano to. Pero baka ibang gana? Huwag mo sabihin to na namamarites ka na naman. Baka sa susunod yan ang itawag ko na sa'yo, parites. Hindi. Di ba noon, kanuwat ka na naman makikita natin mga papel na nakadikit dyan sa panel na may mga mukha ng mga kumakandidato sa mga katawan ng puno, katawan ng poste ng kuryente, mga flyers, at yung iba pa nga ginagawang bandiritas, di ba? Bakit kaya ngayon parang wala na? Ah, yun ba? O baka wala nang mukha? Baka wala nang mukhang maiharap sa taong bayan. Ganun ba yung kuya? Hindi, tol. Joke lang. Ganito kasi yan. Uso na ngayon kasi ang social media. So ngayon, dun din na ngayon yung pinapalabas lahat ng gusto nilang sabihin sa mga kami. Ang tawag nila ngayon doon ay political campaign ads. Ah, ano pala yun? Oo, tol. Imaginin mo noon na ilang libo o milyong puno kaya at kagubatan ang kanilang kinalbo para lang makapagpaprint ng mga papel na mayroong pagmumukha nila. Oo nga, ano kuya? Bukod pa dun, tol, after ng botohan, yung mga papel na ginamit nila na yun, ay makikita mo na niya kung saan-saan ang pangit tignan na makalat ang lugar. Kaya kung ako yung tatanungin, mas agree ako o mas okay sa akin yung paggamit nila ng social media para sa kanilang mga pangangampay. Nice. Eh sa tingin mo, kuya, magkano naman kaya yung mga nagastos nila doon sa mga campaigns nila? Patay tayo dyan. Usapang numbers na naman, tol. Nakupo naman talaga. Kaya mo yan! Sige, tol. Simulan natin yan kay Senador Manny Pacquiao. Kung sinilipan ko siya, grabe. Ang laki. Ano? Pinusawahan mo siya? Hindi pala ganun. Kung sinilip ko yung kanyang Facebook page, nakita ko doon na ang kanyang nagastos sa kanyang campaign ads ay mahigit 59,000. La! Laki pala ng bayad sa mga campaign ads, ano? Oo naman, tol. Wala pa yan. Ito naman si Senator Ping Lacson ay gumastos lang naman siya ng mahigit 5 million para sa kanyang campaign ads sa FB. Ha? Million? Wow! Grabe naman yun! Wala yan, tol. Grabe, no? Next natin, si Vice. Si Vice ganda? Ha? Huh? Bakit? Bakit mo ba yun? Hindi si Vice ganda. Si Vice Lenny. Tanga. Ha? Kala ko pa naman si Vice ganda. Magkano naman kaya ang nagastos ni Vice President Lenny? Gumastos lang naman si Vice Lenny ng mahigit at tumataginting na 11 million sa kanyang campaign ads sa FB. OMG! Talaga? Grabing gastos naman yun. Sa FB ads pa lang yun, ha? Wait, tol. Pero ba? Ito lang naman si Yorme ay gumastos lang naman siya ng 5,000 sa kanyang FB ads. Teka, kuya. Parang nagkakarapon tayo dyan, ha? Bakit pagdating ng kayo, Yorme, biglang baba na ganun? 5,000 lang ang nagastos niya sa kanyang campaign ads? Aba, ewan ko, tol, kung bakit nga ba naging ganun. Eh, ito naman, kuya, teka lang.
Ito naman si the legendary BBN. Magkano naman kaya ng gastos niya? Sigurado ako niya, mas malaki yung gastos niya kaysa dun sa mga nauna. Diyan ngayon nagkakamali ito, ol. Kasi ang nagastos ni BBM sa kanyang FB campaign ads ay zero. What? Anong zero? Zero. Nothing. Wala. As in, kahit singkong dulin, wala siyang nagastos sa kanyang campaign ads sa FB. Putik. Paano nangyari yun? Samantala yung mga nauna, ang lalaki na nagastos. Ewan tol, malay. Kasi yung mga sinabi ko sa'yo ngayon, nakita ko lang naman yan sa FB page nila eh. Grabe, nantitindi pala talaga nila, no? Merong malalaki ang gastos, meron ding maliit, at meron din talagang wala, ha? Wala pa yan, tol. Idagdag mo pa yung mga pinamimigay nilang pera sa tao at sa mga iba't ibang parte ng lugar na pinupuntahan nila dito sa Pilipinas. Who knows? Siguro naman hindi nila iladagdag pa yan sa Facebook page nila, no? Oo nga, kuya. Hindi na nila yung isasama. Kaya dun pa lang, ay malalaman na natin kung sino yung babawi dun sa mga nagastos nila once na nakaupo na sila o nahalal na sila. Oo, tama ka dyan, tol. Kaya sa mga Pilipino sa buong mundo na buboto ngayong halalan, huwag po sana tayong magpadala sa matatamis na pangako at mga mabubulaklak na salita. Matalinong pagboto po sana ang kailangan para sa pag-unlad ng bayan. Tama ka dyan, kuya. Kaya piliin po natin ang taong may malasakit sa bayan. Huwag po yung tao ang iniisip ay pang sariling interes lamang. At lagi po sana tayo mag-iingat ng gastos ang sa ating mahal. Rastaman! 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 Rastaman!